hairdo. Oh, diba? New year. MPL's S9 kasi new year, new me. New me. New me. Puti na yung buhok ni Jack nun. Oo. Mas ibang version na to. Mala ano to? Mala Chu na nagpalit ng IGN to SDZYZ bago na ang kulay ng buhok ni Jack nun. Talaga madaming surpresa yung teams na to. And who knows, baka ito na nga, nagbabalik na yung King ngayon. Santi, baka ito na yung ano kasi pinag-uusapan natin kanina yung mainstays ng Omega. Ito yung mostly matagal na sila sa ano na to eh. Sa seasons na MPL. Sanay na sila sa pressure sa lahat ng pwedeng dalhin sa kanila ng mga teams. But this Echo team is a different team from before. Kinatatakutan na sila with their performance kahapon. And talagang yung pagiging super team nabansag sa kanila. Eh, ganun na ganun eh. Mm-hmm. And ngayon, no, meron tayong konting technical pause as of the moment. And as you were saying, Santi, no, Echo kahapon, actually, legit na nilaro lang nila yung game. Eh. Oo, parang rank game nga, nirekta lang talaga nila. And yung aggressiveness na yun, yun ang inaabangan na atin. Ganun nga ba talaga yung playstyle nila all throughout? O kaya nila mag-switch on, switch off nung playstyle nila? Mm, pero pwede mo feeling mo, Wolf, if ever, since naging effective na nga yung kanilang ano dun yesterday, would you think switching roles habang gumaganda yung laban nila is still kailangan pa ba? Think ko, my real guess sa Echo is ito na talaga yung composition nila. Wala nang dahilan. For sure, masaya na mag-swap-swap ka ng mga players, but I think mas maganda na mag-ipon ka muna ng points bago ka mag-experimento. So, sabihin na nating dominant yung performance nila, pero it still is just one series. Kailangan nating tingnan muna kung talagang batak-batong lineup ng Echo, and I don't think na magbabago pa sila ng mga roles na ngayon. Kailangan muna magpakiramdaman, and here we go for our first game sa last series. Echo versus Omega. Ito na nga ang ating laban, Kelvy J. Ito, we have seen earlier na ang Demon Slayer on Karina ay talagang napaka-effective talaga. Mm-hmm. Nakita ko nga sa video ni Ocho Gahaba na ang taas ng difference kung gumagamit ka ng either Killing Spree or Assassin rather than ito yung Demon Slayer, gamit na gamit talaga. Mas mabilis talaga compared doon kung magki-Killing Spree ka for a jungler, pero let's break it down a bit for Wolf kasi siya talaga yung nagpakita. Bin-rate down niya talaga sa atin kung paano nga ba nangyayari yun. Napakasimple lang kasi yung part ng emblem na yun ay lamang ka ng 21% more damage dun sa mga monsters. Well, pag sinabi kasing monsters in-game, ang ibig sabihin ng creeps, so that includes yung neutral creeps, pati na rin yung Lord tsaka yung Turtle. So you see yung retribution mo, yung normal attacks mo, mas mataas yung damage, so talagang mas mataas yung clearing speed mo. Ang difference nga lang is, syempre, kapag naka-assassin ka, meron kang mas mataas na CDR, mas mataas na movement speed, mas mataas na penetration. So when it comes to clashes, kayang-kaya mo. Pero kung ikaw naman ay nagmamadali makakuha ng items, lalaman ka sa jungle entry. Mm-hmm. Kung objective-based nga naman ang gusto mo, pwedeng doon ang maging decision mo. But for Echo, they secured a kill onto Renjo doon sa kanyang lane. Binisita lang siya dito ng isa pang miyembro, we have Carl TZ. Sinamahan niya na yung bago niyang tropa na sinasabi niya, kailangan niyo mag-ingat pag andito si Trimar. Itong Trimar na TZ Brothers na pwedeng tawaging TP Boys. TP Boys. Pero sa laban na to sa Antino, going back as Carl TZ jungle na Pakito, on a level 1, mas magiging lamang siya dito with the champ stance, sa pwede siya samahan either ni Yawi or ni Trimar TZ. Knowing that na makakasustain siya ng isang damage o pwede siya makapag-burst ng kalaban dito, meron pa silang knock-up na pwedeng kuno. Pwede sila manghuli dito. Oo, I'm actually surprised na yung Echo pa ang nakakuha ng Turtle even though na yung naka-Demon Slayer is yung Omega. So we were expecting na objective-based yung Omega with their emblem. Pero hold that thought dahil si Etomax dito, kamuntikang pasukin, Carl TZ, yung aggressiveness niya, andyan pa rin. Pero ang difference is yung Echo, alam na nila na kailangan nila ditong samahan si Carl. Going back to your thought, Santi, no, na hindi nga nakapwesto na maayos ang Omega. Ooh. Para makuha, pero mukhang gusto nila bisitahin si Yawi. Papaback out na lang muna siya doon. Oo, out na muna daw. Nagpapakiramdaman lang yung dalawang teams. Pero takot sa isa't isa. Pero nahuli na yung ating haring nagbabalik. Kelvy J. Maabutan dito ni Trimar with the flicker. Napaka on point nun in dealing that damage. Yung extra punch na yun yung tumapos sa kanyang buhay. But Benny Cutie forcing to use that flicker mula dito kay Kelra. Yung gold lane matchup na sinasabi kanina ni Wolf na talagang kaya ngang pumalag ng isang Yuzhong instead of that Esme.
At yun nga lang, na-sacrifice nila itong bottom lane kung saan nandun si Esmeralda versus the Glue. At lumalamang si Glue over Renzio. Hindi lang sa levels, pati dun sa rotations. Kanina napatay na agad nila si Renzio. Tapos lamang ngayon ng si Tremar ng levels. Nakapunta pa siya sa mid dahil mas mabilis siya mag-clear. So many things going in favor of Echo in this early stages of the game. Mm-hmm. Si Carl Easy, mukhang paborito si Renzio ha. Yun talaga ang binibisita niya on the XP lane. And talagang si Tremar nagpo-provide ng space. Tuloy-tuloy lang sa pagbasag ng Torre. Nakuha nila yung energy shields, extra gold. Mayaman dito si Carl and with the kill. Meron pang bonus, meron pang meron kasama. Pa isa. Habang si Etomax dito, masasampahan, nasa bunutan. Ooh. And there goes the grab coming in from Tremar TZ. Itong dalawang TZ brothers na to na bago, ito hindi pa rin tapos. Shatnu, mapipilitang umatras. And now this opens up for Echo to take the turtle. Carl TZ in a 4-0 standing early on his 4 minutes, anti. Nakita natin dito na mas pinipili ni Tremar na sumama sa isang pakito. Ang Glue na to ngayon, actually, maapakan mo lang yung skill 1 mo to, magre-reload to agad. Uh-oh. Ang CC control at pwede maka-regen nandiyan talaga. So if ever pwede, kung gusto niya mag-cover sa isang pakito or kay Carl TZ, pwedeng-pwede talaga. Mm-hmm. So no wonder na mas mabilis sila ngayon umikot. Ramdam na ramdam mo yung suntok eh. Mm-hmm. Ni Carl TZ, yung sumbag niya. Di ba? Sumbag na malipong agad. Malipong agad. Mula dito kay Carl TZ, yung suntok niya talaga, yun yung mga on point eh. Pati yung pag-maneuver niya using his skills. And now, yung disiplina niya, wag muna tayong mag-turtle. Kuha muna ako ng purple buff, tsaka tayo pumunta doon. Mm. And now, Chakno with the vision. Alam ng mga tropa niya from Omega na possible na kunin na to. Pero si Kelra, ang magiging target. Knock-up dalawa, kuha na sila. Pero Chakno lang mag-isa. Mauhuli ka nga, tatlo laban sa isa. Possible na nakunin nila yung Torre dito at yung Omega mapipilitang umatras. The pressure is real from Echo. The super team is doing it with a lead on 5-0 in terms of the kills. Pati yung Torre, ilamang na lamang na sila. Kanina Santi, no? Echo, magandang pwestuhan doon sa turtle. Actually, they're trying to bait a Chakno doon na makakuha ng vision. Kaso dalawa na nakahintay, knowing that si Curtis at si Benny Cutie naka-magic worship to. On a level 7 and 8, may kasama ng Clock of Destiny. Uy! Ito, may laban dito magaganap. Napakasakto naman nung flicker noon. Kaso si Chakno nakapunta dito sa baybang ng Gedli. Pero Benny Cutie with the first down. Yung kanyang former teammate, hinuli niya lang and the middle lane is in danger. Pero magsasama-sama na ang side ng Omega. Kailangan na itong depensahan. Well, Carl TZ is aggressive. Andito rin si Tremar TZ. Gusto talaga lang ng balagbagan. Pero here comes the Black Dragon coming in from Kelra. Pero tipi-tipi lang mula dito kay Bagyong Benny. Ganon sila ka-confident na hindi sila basta-basta bibitaw. Pero yung Omega na mo problema eh. Carl TZ, kinukulit dito ang orange ng Omega. Pero nakita mo yung laban niyo kanina. Ang daming passive na kumokonek nang gagaling kay Curtis. Kaya kanya si Benny Cutie, ramdam ko yung confidence sila pwede umatake. Kaso, kanina nga, yung Omega is trying to keep the discipline. Kahit temp na kayo, hindi ko gyapon magbato. Hindi kid magbato. Hindi kaya. Kailangan munang umatras and disiplina nga ang kanilang kailangan at yun naman ang kanilang ginagawa. Kailangan lang nila mag-antay. Pero sa tingin ko kasi yung Echo, ayaw na nilang patagalin pa eh. At grabe, apat yung nakabang dito. Tinatimer na nila yung orange buff. But they know, sobrang advanced na ng Echo ngayon sa ating mapa. Sila na yung nagkakaroon ng map control. And I think gusto nila control din yung ikatlong turtle. Which means si Carl TZ may bonus damage na naman. Every time you get this turtle, meron kang burst na potential with this Pakito. Sobrang na-amplify mo yung Pakito dahil dun sa percent-based na bonus attack damage coming out from this turtle buff. Ang sakit talaga ng Echo dito eh. Lahat ng pwede nilang kunin, lahat ng nadadaanan nila, kinukuha lang nila. So mas nahihirapan yung Omega makahabol dito mula doon sa lead na meron na ang Echo. Yung middle lane turret lang talaga ang ayaw bitawan dito ni Etomax. Hindi niya talaga ibibigay. Hindi talaga niya ibibigay ito, Sandy, dahil sa Omega pa lang. No? This middle, first tier, middle turret ng Echo is yung gateway nga ng purple and ang orange, which gives them another possibility na pwedeng nakawan. Kaso nga dito, on how Echo is responding around the map, kinukulong nilang Omega na yung mismong minions, yun yung magdidictate kung sino bang unahin nila. Magpupush ba kayo or lalaban ba kayo? Hindi kadalay pwede magwa, pero pumasok ba siya? Huling-huli talaga, pero Torre lang ang magiging target ng Echo, but Kelra forced na gamitin na mag-transform into the Black Dragon form. Orange buff is open. Torre,
kuha ng orange. Possible kill pa kay KelvyJ. The king goes down and Echo still on the lead. Hindi pa rin nagbibigay ng kills. And 3 more TZ together with Yawi, yung mga TT boys na nung nakaraang season lang, sila yung magkalaban at nagtititipihan. Ngayon, magkasama na sila. Pero lumalim din si Chakno. Oh! Huling-huli ka. Tapos may Tori pa. Meron silang minions na kasama. Renjo will be caught off guard with that I am offended play. Pero grabe yung sustain. Kinayan lang depensahan at si 3 more TZ low on mana. Pero nagamit niya pa yung split-split para makatakas. Echo is trying to make Omega react. Alam nilang maghahanap sila ng opening na pwede makakuha ng isa. Pero sa heroes ng Omega, merely ang makapagbigay ng knock-up or entry sa backlines ay isang Yuzhong. Mm-hmm. Kaso if ever pumasok isang Yuzhong, ang daming pwede mag-Ruby DD play, pwede makapagbigay ng stun, control, ang daming knock-up. Kaso ngayon, Echo is like pinipilit nila, oh, Guada! 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 Lumabas ayaw kayo! Nila, ayaw nila lumabas! Oo, oh, parang ito na yung mga kaklase mong nagsisigawan na tara, umuwi na tayo, atras ka na dyan, hindi mo na kailangan mag-cleaners pa, pero ngayon hahabulin na nila. Kelra, gustong pumasok sa may badal likuran, pero 3 more TZ on the aggression, split-split, sino kaya ang masasampahan, pero nasipa siya ni Chakno. Chakno. Atras ka muna dito sa may badal likuran, pero andito na yung mga proba, ubos ang mga HP ng Omega, at mukhang mahuhuli pa yung isa, and the triple kill for Carl TZ and a maniac. Hindi pa siya tapos. Hindi tapos. Only TPs from Echo. Napakasakit ng kanilang ginagawa. At ayun na nga, Carl TZ and 3 more. You can see, sobrang laki na nung lamang ng Echo na hindi na kinakaya ng Omega. Kahit maganda yung execution nila, in a way, maganda yung nahanap ni Kelra. There were knock-ups connecting on the side of Omega, pero not enough damage. In fact, itong si 3 more TZ yung finocus ng side ng Omega. Siguro dito mo sasabing meron na silang fault kasi bakit mo nga naman uunahin yung glue? Yeah, surely, nasa unahan dito si 3 more TZ, pero naka-ultimate form pa kasi siya. So, ibig sabihin, dahil naka-split-split siya, pwede siyang mag-grab anytime, which meant na kahit itry ng mga members ng Omega na patayin yung mga glue na yun, they don't have the damage. Ito si KelvyJ, talaga na hard counter siya dito ng Eudora. We know that the Eudora is one of those hard counters dito sa isang Karina. Kasi kung papansinin, hindi talaga makakila si KelvyJ. Instant stun, instant burst. Hindi ka makaporma, walang magagawa yung reflect ng damage. And that's the reason why hindi makadeal ng damage Omega kasi naiilang palagi si KelvyJ. The burst, Santi. The burst na pang-ubos dito sa Omega. Lumalabas na ngayon eh. And to go back sa thought ni Wolf dito, alam mo, yung mga ganitong, yung hero na to, specifically si Eudora, we rarely see it dito sa MPL. Pero for this composition combination, gumagana. Pero ito nga, nag-conceal nga dito ang Echo. Dalawang conceal mula sa dalawang teams. Pero ang target ang law would be to destroy the middle lane turret. Successful ang kanilang plano na depensahan ng Omega yung dalawang lanes from the top and the bottom. But now, Echo, meron pa silang isang minion wave. Tingnan natin kung magiging aggressive pa nga ba sila, pero mukhang TP na lang eh. Kumukota na lang si Trimar eh. The flashiest team nga na tawag sila. Ito yung mahirap, no? Kung ikaw yung nasa side ng Omega, as early as 11 minutes, meron kayong Sicilian, Karina yung jungler nyo, and hindi kayo makalabas sa mapa, parang hindi nagamit yung Demon Slayer na emblem na meron dito si The King. So, parang yung early game nila, hindi talaga nag-skyrocket eh. 13-0 in favor of Echo. At napakaraming TPs on the side. Nakita mo naman, nag-group up na sila dito. Sama-sama lang sila sa isang boat. the smart 5G position. Smart 5G position. Yung sinabi ni Wolf, the smart 5G bush. Malang, ito na, lumabas na sila. Renjo! Hindi na nakapag-antay. There goes a kill on Renjo. Pero papalag na, dito sa may bad ng Getty, si KelvyJ papasok. And there goes a kill on Carl TZ. Ito na nga ba yung bawi? Pero dito si Benny Cutie. Bagyong Benny, the pressure is real. There goes the immortality being popped off by the king. Pero ngayon, tatlo silang mapapa-atras. Merong minion waves. This is a 4v3. Kailangan nila tong depensahan, kailangan nila mag-clear, pero luckily merong minions, kaso ang bilis lang din, natanggal lang Echo. Ang hirap kahit may lumapit dito, isang I'm offended lang to ni Chakno, isang hila lang. Oo. Ang kailangan, pwede makakuha ng isa, either dalawa, kaya nararamdaman ko ngayon yung pag-alinlangan ng Omega na pwede silang mag-dive in because there's so much at stake ngayon na pwedeng mawala. Isa na lang ang turret na naiiwan sa side ng Omega and what
best way that they can do is either i-take nila yung laban sa base, kaso pwede rin sila ma-wipe agad kung ganoon yung gusto nila. Mahirap din talaga eh. And now that the Lord is spawning, do you think, Wolf, kailangan ba nilang i-contest tong Lord na to if they want to win this one? Definitely, kailangan. Pero ang tanong, kaya ba nila? Tingnan mo na may mga position dito ng side ng Echo. I-clear nila yung mga minion wave. Nakapwesto si Benny Cutie dito sa ating Pixel Bush pa. So pwede siyang mag- Ruby DD play. At nakaharang na si Yawi, pati na rin itong si Trimar. Even Kurt TZ pumapuesto. Wala talagang chance na checkmate dito ang side ng Omega. Kailangan nga nilang magsama-sama para lang makakuha ng orange buff. Ang tagal pa nilang makuha kasi mas kumukunat nga yung buff. And ito yung threat mula sa Echo. Yung aggression nila sa early game na ini-imagine natin ay talagang balagbagan. Literal talaga na ganun yung playstyle nila and gumagana. So hindi na nila kailangan baguhin pa. And now, they have those minions. Sa top lane, napakadami nang naipon. Bottom lane, paparating na rin. Possible na mabasag na nila to. And without those inhibitor turrets, ang laki ng pressure from the side of Omega. And the Lord is marching on to the middle lane. Kailangan na dito magkapit-bisig ng Omega kung gusto nila talagang makadepensa pa at kumuha pa ng isang round. But now, ready na yung Echo. Dala-dala na ang kanilang mga bala. Trimar TZ on the back line. Gusto lang talagang i-zone yung mga members, yung pwedeng mag-clear ng minions. But the Black Dragon is still flying. Gustong iusok. Kaso nga lang mahuhuli doon yung isa. Shakno forced to use the flicker para lang maka-trust. Pero he goes down. There are still minion waves remaining. Echo, gusto nang tapusin, pero defense talaga from Omega. Hindi sila bibitaw. Hindi pa to tapos. Pero dalawa na lang ang natitira. Well, Curtis is now. Wala na mana si Etomax. Tower lock from Echo, securing the game one win. Laban mula sa Echo. Hindi talaga sila nagpapaawat sa ini-expect ng buong sambayanan sa MPL. Ibang klase yung Echo dito. And ngayon, sa unang game pa lang, wala pa tayong makikita ng mga moves from Yawi dito, no? Wala sa camera. Wala pa daw. After series, baka. Pero, ang laki ng chance. Kaya binabanggit ko na paulit-ulit yung Phobis. Yung parang ganong klase hero yung pwede pumunta sa may backlines. But instead, they go for the Olus. At ano yung reasoning kung bakit meron tayong Olus dito mula sa side ng Echo? Bukod sa isa siya sa mga heroes na gustong-gustong gamitin ni Cartesi, ang pwede niyang gawin is i-duel itong Lancelot. And itong Olus ay sumisikat na bilang isang pick na sagot doon sa may Lancelot. And to add to sa sinasabi ni Wolf, na kanina Santi, pinag-uusapan natin if ever ang pakito nga ito magiging jungle against a Lancelot. Kanina mahirap kung puro dash, sino madakpan mo da? Wala kang may mahuhuli dyan. Wala agad may madakop toto. Wala kang may mahuhuli, and this is a good flex and pick yung Olus. And one thing special about this hero is yung passive din ng fighting spirit. Mm-hmm. Yung physical attack and penetration, lagi itong nandyan. And kung puhunan mo dito, ang kapital mo dito is attack speed, this is purely penetration na pwede mo ibigay sa kalaban mo. Ang sakit nito eh. And alam mo naman na yung Olus, pag nakakalaban mo yan sa usual rank games, ilang hampas ka lang kung squishy hero ka. Kaya ito yung maganda sa ginawang lineup ng Echo Philippines. Nasagot nila yung problema sa possible na pumasok doon sa bandang likuran ng Omega. But here we go for our game number 2. Omega versus Echo, muli dito maglalaban. Ngayon, makikita natin yung mga matchups. Pero magkakaroon muna tayo ng pause at mag-aantay. And based on the team comps ng mga dito, Wolf, for both teams, sa tingin mo sino yung humahawak na may konting kalamangan? Okay, so ito na yung mga kakaiba talaga na pwede natin makita mula dito sa side ng Echo, na dahil malulupit yung kanilang mga players at highly mechanically skilled, diba? Parang meron silang chance na magbago-bago ng kanilang mga players. Which means na merong tayong maraming shifts. Benny Cutie ang maglalaro ng pakito. So this will be in the gold lane. Itatapat yan sa Beatrix. I think nakita na natin to nung M3 kung saan nag-swap si Edward at si Oheb. At nilagay nila yung Beatrix pantapat doon sa may yung pakito doon sa Beatrix, at lumamang yung pakito doon sa lane na yun. So this is good para sa side ng Echo. Early stages sila yung makakalamang sa laning stage. And then yung Yuzhong, ang ngayon ang itatapat nila doon sa Cho.
na I would say 50-50 pa rin na matchup. Eventually, yung Yu Zhong ay lalakas sa teamfights, tapos pang isolation plays naman yung ma-expect natin mula doon sa Cho. Ngayon, ito yung tricky, yung Olus. Hindi ko napansin actually kung ano ang kanyang emblem. Mm-hmm. So, abangan na lang natin kung ano yun. When it comes to teamfights, ang daming stuns ng side ng Echo. Mm-hmm. So, tingin ko sila yung mas madali ang execution dito. Halos lahat ng kanilang mga heroes ay may crowd control. So, mahihirapan si KelVJ sa lahat sila na to. Oo, ang hirap talaga ang kalaban. Tapos na killing spree siya, so hindi sila focus on the jungling while KelVJ secured the Demon Slayer. Nanggugulo lang si Yawe with the Edith tank. Gusto niya lang talagang i-delay yung pagkuha and the Lethal Wanderer advantage for Echo. Chaknu might be falling down if ituloy ito ni Curtizy and the basic attack secures the kill. Echo, as of now, holds the lead. Dito, Wander. Uy! Nanggulat pa dito si Yawe! Alley-up connect. Grabe, eto, max ka agad yung target. Oo. Si Cap, bigla na lang binato. Ito yung nakikita natin dito sa Andy na ang aggressive at ang confidence ng Echo ay pinapalabas nila early game. They want the attention to be with Curtizy and as well as Yawe. Parang pwede makapag-free freely farm ang isang Olus or si Carl TZ. Habang nagiging busy sila doon, they also want to take the opportunity na pwedeng guluhin kung paano ang formation ng Omega. Mm-hmm. So nakita natin dito, Yawe and Curtizy hindi tinatantanan si Etomax. Itong bagong combo eh, no? Duo-duo dito sa mid. Itong mag-besties na si Yawe at si Chaknu, sila pa rin ang magkatapat dito sa labanan na ito. Pero wala pa tayo gaanong nakikitang gank. Aside doon sa gagawin ni Carl Easy sa may bandang itaas, gusto niyang kumuha dito ng extra gold from the energy shields from the turret. And sila pa yung may hawak ng posisyon dito sa mismong pagong. And OSX, nakikita mo naman na yung Omega dito, gustong-gustong pumalag pero parang hindi sila maka-extend eh. Hindi, actually, magandang ginawa dito ni Curtizy. Medyo nagkaroon ng gap dito si Etomax. And Farsa, level 4, pwede siya makapag-burst down. But that results to Echo to freely get this turtle kasi wala pang ang Feathered Airstrike, Santi. Mm-hmm. So nagkulang sila sa Vision, nagkulang din sila sa burst na pwedeng ulanan ang side ng Echo. So now, early game phase, they're trying to make use of this advantage. Oo, pero pansin natin, bandang mid-lane talaga. Yung laging bakbakan, double knock-up, huli dito na ni Renjo. Eto, Max, hindi sasakto yung Feathered Airstrike. Kailangan muna nila mag-reset. But yung labanan sa may bandang ibaba, Kelra versus Benny Cutie. Kamuntikan doon, tamaan ng sniper ni Kelra. Pero ngayon, Echo pa rin eh. Echo pa rin nakakuha ng kills. Hindi makapalagaano. And si Eto Max na pa-extend. Sumobra ka sa linyang may nakasulat na do not cross. Do not cross. Plus itong Magic Worship on a 3-0 Kagura. Wera na rin Clock of Destiny. Nagpapalakas to ng attributes ngayon, Santi. You can see na yung linya ngayon, yung do not cross this line. Ito yung na-setup ng Echo mula nung game number 1 pa, di ba? Nakita natin kung gano'n sila ka-aggressive at kung gano'n kalaki yung influence nila dun sa may mapa. And this is also true in this game. Nagsimula ang Echo dun sa reset ni Yawe gamit yung onward nung kanyang Edith para mapigilan doon si KelVJ. At kahit naka-Demon Slayer etong si KelVJ, naghahabol siya ng farm laban dito kay Carl Teezy. At after that, sobrang aggressive na si Curtizy, minamama na rin dito si Etomax, pati si Chaknu, and Echo, again, controlling the map. Nagugulat ako dito kay Yawe sa mga bigla-biglang pang-check bush. Ito nga, speaking of check bush, knock up. Huling-huli talaga si Bestie. Chaknu goes down and only TP, pero Phantom Execution gagamitin ni KelVJ. May follow-up pa sila. May Sniper Renjo goes in, pero mapapaback away. Kuha muna ng buff itong side ng Echo. Same goes with Omega. Pero yun nga eh, parang nakakalimutan nilang may linya talagang bawal tawiran. And yung Omega, kailangan ata nila munang mag-chill eh, doon sa side ng mapa nila. Speaking of chill at kailangan magbigay focus sa kanilang laning, sa ginawa nila doon, ang Echo mismo na bigyan ng gap or ng minion gap ang side ng Omega sa top lane. Kaso nga lang, nakuha dito yung turtle ng Echo, tapos lilipad na lang siya dahil alam niya na mamamatay na siya. Chaknu goes down again and Echo with a clean secure
Akala ko magkakaroon ng chances Kelvin J with an advantage dahil nga Lancelot siya. Mas mataas yung chance na ma-secure niya yung ganung mga objectives with the Thorn Rose transition to retry. Kaso nga lang Echo pa rin talaga na timing nila. Possible basag Torres sa may bandang ibaba if itutuloy nila. So for Omega, napapansin natin in terms of the gold, parang ang layo na ng nagiging lead. Actually, speaking of lead, ngayon Echo is lamang na lamang sa gold, and looking at their heroes dito sa Antino, medyo pinipigilan nila ang pwedeng result ng results ng hero ng Omega. But Echo is trying to break momentum kung anong pwede nilang hantungan sa late game pa lang. The only way to go with movement speed, either sa samaan sila ni Chaknu or ni Renjo. Kaso nangyayari doon, nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng less gold ang side ng Omega, trying to break their focus kung ano ba talagang pwede nilang unahin. Sila pa yung nananakawan, no? Akala natin talaga lalamang na naman yung Omega with a Demon Slayer. Pero mukhang nakadepende pa rin talaga sa playstyle nyo if magiging aggressive kayo o magfo-focus. But now, KelVJ on the top lane. Andito si Yawi. So pwede lang pigilan yung binabanta ng Omega na mag-push sila. And mauhuli yung isa with the onward. Biglang nabato pa atras si Renjo. Pero with the extra mobility, mabilis siyang makakatakas. Pero nakapwesto na naman yung Echo doon sa side kung saan lalabas yung mismong pagong. Pero yung Omega dito, consumed. Nagamit na ni Etomax yung kanyang Feathered Airstrike. So if ever na magkocontest sila, malaki yung chance na hindi nila to i-all-in. Pwede. Actually, yung ginagawa ngayon ng Omega is trying to keep the discipline and paano mabibigyang purpose ang kanilang hero nila. They're not engaging any team fights. Hindi sila pwede mag-react. Well, Chaknu is providing vision but in the cost of his life. Ang sakit na dito ng Echo talaga. Ramdam na ramdam mo yung mga hampas ni Carl Easy. Well, Tremar, ginagawa niya lang yung trabaho niya eh. Kine-clear niya lang yung minions, hindi niya pinagbibigyan. And Kelra, napasobra na naman, another kill for Echo. Similar to game number one, na hindi pa rin nakakascore ang Omega in the 6-minute mark. Hindi talaga. 8-0, tapos nakakuha pa ng additional na kill. Tapos makakakuha pa sila eventually ng isang purple buff. Ibibigay nila kay Kurt yata. Alam nila na hindi makakontest dito si Lancelot. Napauwi nila si Lancelot mula dun sa may top lane, papunta dun sa base. Kaya makukuha talaga nila ng mga buffs dito. And you can see na at 6 minutes, so rewind tayo ng isang minuto bago din itong moment na to, is dalawa na yung item ni Cartesi, Windtalker at War Axe. Etong si Lancelot na naka-Demon Slayer, iisa pa lang, lamang na lamang ang side ng Echo, hindi lang sa lakas, pati na rin sa items. Gusto ko na nakita mo yun, Wolf, kasi this proves na hindi lang yung mismong emblem yung nagbibigay sa'yo ng advantage doon sa early game. Nakadepende nga talaga doon sa magiging takbo ng inyong laruan. And Omega, hindi nila na-execute ng tama doon sa early game dahil nga laging aggressive yung Echo. Laging pinapalibutan itong jungle camps ng Omega. But now, OSX, yung Omega, unti-unti na rin talagang lumiliit yung mapa nila eh. Mapa and as well as yung chances na pwede makabawi sa damage na binubuo ng Echo. Kanina, nakita natin actually si Cartesi, dalawang War Axe yan. Inahawakan ni Olus War Axe yan. May weapon na siya, may item pa siya. Dalawang War Axe yan, yung Olus na yan. Pero going back and kidding aside, ladies and gentlemen, Echo right now is on a momentum and a good wave actually to take down heroes and players of Omega. Nakita naman natin on how Omega was focused na kunin lahat ng objectives. Kaso Echo was targeting them to the throat na hindi sila nakabawi kaagad and trapping them na binibigyan ng gap ang kada time na babawi sila. Ibang klase. Echo, yung aggression nila, nakita mo naman yun, nag-transform agad into the Black Dragon form. Itong Tremar, si Tremar TZ, para lang ma-zone out o mapatras si Etomax. Purple buff will be stolen by Carl TZ. Hindi na nakatikim yung hero na merong jungle emblem. The king is struggling. And Echo, nagiging malinis yung kanilang place just because of the fact na yung aggression nila nababackupan ng lahat. Sabay-sabay lang yung galaw na tila ba para silang ano talaga eh, yung nag-practice para dito sa isang dance number. Yung choreography nila on point eh. Yeah. Sobrang ganda ng connection nila dito. Para sa Echo, nakakuha na sila ng Lord na sobrang dali versus Omega. Additionally, tatlo na yung items ni Carl TZ, si KelVJ. Isa pa lang ang kanya nabubuo dito. War Axe, tsaka isang Legion Sword. And sobrang laki na ng lamang ng Echo. If you look at it, 9,000. Sobrang dominant the performance. And mauubusan na talaga ng words para i-describe itong Echo. You can see na si Tremar TZ na XP lane na Yuzhong, imbes na mag-defense items,
Nakakuha siya ng War Axe tas Hunter Strike. Tas ginaw niya doon si Etomax using yung Purify, ay Petrify, I mean. Kamuntikan pang niya mamatay si Etomax kung hindi lang siya natulungan doon ni Chakno. Ganun na kadominant ang Echo. Sa sobrang snowball nila, hindi na kinailangan ni Trimmer TZ mag-defense items. 9 minutes dito sa ating game. Magta-10 minutes na pero si Trimmer TZ lumalalim na. Gusto niya talaga ditong languyen ng lalim. Ang lalim pero kaso nga lang kapalit ito ang kanyang buhay. Buha naman sila ng Torre pero si Crown TZ galit na galit na. Inuubos na sila isa-isa. Kelra is running for his life. And nandiyan pa rin yung Lord. Pwede sila magtawala. And nagwawala na ang Echo for their win dito sa sering ito. Laban ang Kings of Sea. Walang hari-hari para dito sa ating super team. Super team si Yowie, eto na naman. Parang kahapon lang. Yowie, the celebration sa Echo Bootcamp. Eto na, oh, si Yowie. Hindi pa rin talaga. Umaapir pero sumisenyas pa rin talaga eh. Wala eh. Sumisenyas pero that is Echo showing power and dominance sa game na yon. Kasi big shoutouts kay Coach TikTok, hindi lang pala, marami pala nagbabalik ngayon sa MPL, no? Kahit si TikTok na we know na for the long sa MPL, season 2 ko pa yata sa huling nakita na in person and now, or season 3 pati pala, yun, but it has been a long time. Now going back, it was a 13-1. Ooh. 13-1 performance. Kung hindi pa nag-dive si Trimmer TZ dun sa